Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to repot some of my succulent and cacti. Ito yung big basket na ginawa ko last year. So ayan, ilan na lang yun natira kasi nasa rain or shine area siya dito sa veranda area. So I'm planning to repot yung zebra plant first kasi dehydrated na siya. So kunin lang natin siya. So medyo rooted na siya dito sa basket kaya mahirap. Pero natanggal ko din naman. Ayan siya. And then dalhin natin doon sa ating working table sa garage area kasi mainit na dito. Morning sun kasi dito sa aming veranda area and afternoon sun, so mainit talaga. Kaya sa garage natin siya aayusin. So, eto na, nag-prepare ako ng 7 pots. So, may isang malaking clay pot kasi malaki yung pinaka-mother plant niya. Doon ko itatanim. And then, linisan muna natin yung zebra plant. Tanggalin natin yung flower stalk. And then, pag-iwahiwalay natin kasi yun naman yung talagang plano ko. 1 zebra plant for each pot. So yung zebra plant, hindi siya maselan basta hindi siya direct sunlight sa afternoon. Kasi matutuyo siya, as in masusunog siya. Pero okay lang siya sa rain or shine area basta morning sun. So yung pwesto niya doon is morning sun pero hindi siya masyadong nauulanan kaya dehydrated. Kasi parang may maliit na bubong doon. Yung parang pinaka-edge ng bubong nung house. Ayan, nakat ko na siya o napag-iwahiwalay ko na siya isa-isa. So, let's start potting it. So, yung ginamit ko pa rin, yung regular soil mixture ko na siguro sa ulo nyo na pag sinasabi ko, 50% lump soil, 50% pumice stone, na yung lump soil composed of garden soil, vermicast, carbonized rice hull, and rice hull. And then, nilagyan ko lang ng akadama kasi nga parang para maging intact yung roots niya pag tumubo, para root bounded. Kasi napansin nyo, nung kinuha ko siya, hindi masyadong nakakapit yung soil niya dun sa root. So, gusto ko maging root bound siya. Kaya nilagyan ko ng akadama. So, nilagyan ko din ng osmocol para maging healthy siya kasi dehydrated na nga siya. Pero hindi ko pa rin sila didiligan. I will water them after 7 days pa. So, ayan yung ating top dressing for today's video. I will be using black sand. So, let's start potting yung mga babies niya. Actually, yung unang pinat natin is yung mother plant, kaya siya yung pinakamalaki. And the rest is mga babies na niya. So, binigyan niya tayo ng 6 babies. So, I'm planning to repot them 1 on each pot. So, madali lang naman siya ipot. Tapos, kinat ko na rin and tindrim ko rin yung roots. Kasi, if you trim the roots bago mo sila i-repot, it promotes more root growth. And pag-iisipan ko pa ako saan ko ba talaga sila ilalagay. Pero I'm planning to put it in the garage area na lang. Hahanapan ko na lang siguro siya ng pwesto dito kasi mas nagiging healthy siya dito kasi doon sa rain or shine na lalo na pagdating ng summer sobrang init dun sa veranda area talaga. Baka hindi niya kayanin. Baka masunog yung mga leaves niya. So, for the meantime, dito muna siya and then iakat ko na lang siguro sa rain or shine area pagdating ng bare months.
And I'm planning to repot today to these three big size na cactus sa clay pot na 5 inches ang diameter. So gusto ko kasi lahat ng mga big sizes na variegated gymnocalycium ko is nasa clay pot na ganitong size. Kasi maganda siyang tignan pag pare-parehas. Ang ginamit kong soil mixture is yun pa rin. 50% lump soil and 50% pumice stone. And then I put osmocote. Ang ginagamit ko talagang fertilizer for my cactus and succulents is osmocote lang talaga. So naglagay lang ako ng konti para ma-promote yung root growth niya. So tinanggalan ko siya ng 3 babies para maging healthy yung mother plant kasi itong cactus na to napansin ko laging wrinkled yung kanyang skin kasi nga nadidehydrate siya gawa kasi ng mga babies niya na umiinom din sa kanya. So tinanggal ko yung 3, so sabi nila pagka full variegated yung mga babies ng mga variegated gymnocalycium hindi daw to nag-roots pero minsan nabibigay din sira ng roots. So I'm planning to put these 3 orange variegated gymnocalycium dun sa pot na ginawa ko this week lang din. Yung kung saan pinat ko yung mga tiny variegated gymnocalycium, isasama ko na lang siya dun and hoping na magka-roots din sila. And this one naman is konti pa rin talaga yung roots niya. So I'm putting Akadama soil to promote root growth sa variegated gymnocalycium na to. And ang ginagamit kong toppings for this variegated gymnocalycium is yung cultured soil na natitira ko pa dito sa aking stocks. So maganda siya. So it's a combination of Akadama soil and cultured soil. I guess magiging healthy na talaga sila. So kasi mas napansin ko nga, nabanggit ko na to sa mga previous video ko na yung mga variegated gymnocalycium is mas mabilis mag-ugat if I use Akadama soil sa kanilang potting mix. So I make sure na natatouch nung root part ng mga variegated gymnocalycium yung Akadama soil and at the same time to make it more beautiful and to help also in promoting the root growth, I also use cultured soil as a top dressing. So, we're almost done potting the variegated gymnocalycium na big size. So, ang ganda, diba? Isasama ko to dun sa garage area ko dito na sama-sama lahat yung mga variegated gymnocalycium. So we're finally done. Let's have a final and closer look of the super plant and variegated gymnocalycium that we have potted today. Enjoy watching! Thank you.
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.